ang Pilipinas na matatagpuan sa Timog Silangang Asya. Napapaligiran ng mga kilalang ruta ng pagpapadala at mga anyong tubig tulad ng dagat ng Timog China at dagat ng Pilipinas. Ito ay isang bansang mahusay na konektado na may malaking dami ng kalakalang dumadaan sa karagatan taon-taon. Malaking bahagi ng ekonomiya ng Pilipinas ang turismo, na may taunang cruise liner at trapiko ng ferry na halos 10 milyong pasaherong mga dayuhan. Ang Pilipinas ay kasama sa mga pangunahing ruta ng pagpapadala, na ginawa itong isang natural na hub para sa mga operasyon ng transshipment. Nagbibigay ito ng mga direktang serbisyo sa maraming port sa buong mundo. 10 nangungunang mga daungan sa Pilipinas. 10. Lucena Port. Ang daungan ng Lucena ay isang pangunahing daungan ng pangingisda at komersyal na matatagpuan sa Luc ng Tayabas. Ito ay kilala bilang melting pot ng South Luzon at gumaganap ng malaking papel sa kita para sa mga lokal. Ang daungan ay pinamamahalaan sa ilalim ng Philippine Port Authority at matatagpuan sa Barangay Talaw-Talaw. Itinayo bilang isang natural cum artificial na daungan, sumasaklaw ito sa humigit kumulang 5,000 metro kwadrado kung saan ang karamihan sa lugar ay nakalaan para sa mga komersyal na aktibidad. Siyam, Zamboanga Port. Ang Port of Zamboanga ay isang pangunahing daungan sa Pilipinas at pinamamahalaan ng PPA at ng Port Management Authority. Ito ay isang artipisyal na daungan na sumasakop sa 15.6 hektarya at nagpapatakbo ng 19 na pantalan. Ang daungan ay nakatanggap ng maraming tagumpay kabilang ang 2nd ranggo sa pag-aaral na Super Efficient Ports in Asia. Ang pangunahing export mula sa Zamboanga ay sardines na ipinapadala sa US, Europe, Middle East at sa Silangang Asya. Ang daungan ay humawak ng 8.4 milyong tonelada ng cargo tonnage at 2.7 milyong TEU ng container volume noong 2012. Nagkaroon ito ng mahigit 14,000 ship calls sa parehong taon na ang karamihan ay mga domestic ferry at pampasaherong craft. Walo. General Santos Port o Macar Wharf. Ang General Santos Port, nakilala sa rehiyon bilang Macar Wharf, ay isang medium-sized na pasilidad ng daungan sa Pilipinas na pinapatakbo ng PPA. Matatagpuan sa Barangay Labangal, ito ang pangunahing internasyonal na daungan sa lungsod. Ang daungan ay binubuo ng isang 740 meter long dock na maaaring magserbisyo sa 9 na barko ng sabay-sabay. Mayroon ding ilang serbisyo ng ferry na tumatakbo mula sa daungan na ito patungo sa mga kalapit na isla at probinsya. Mayroon ding mga international na ferry na may pangunahing serbisyo sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. 7. Iloilo Port o Pantalan ng Iloilo. Ang Iloilo Port ay matatagpuan sa Panay Gulf sa loob ng lalawigan ng Visayas. Ito ay itinuturing na pinakaligtas na daungan sa bansa dahil pinangangalagaan ng isla ng Guimaras. Ito ay inuri bilang isang natural na daungan at ito ay nagpapatakbo mula noong 1855. Malaki ang pagtaas ng kalakalan sa pagbubukas ng Suez Canal noong 1869 at ang Europa ay isang pangunahing kasosyo sa kalakalan sa Iloilo Port. Ang port ay nirerango sa 3 sa mga tuntunin ng pangkalahatang mga tawag sa barko at may taunang footfall na 2.4 milyong pasahero. Ang daungan ay pangunahing nahahati sa International Port sa Lubok, ang Domestic Port sa City Proper, ang Lapus Wharf sa Lapus, ang Ortiz Wharf sa City Proper, at ang Guimaras Iloilo Ferry Terminal sa Parola. 6. Davao Port o Seiza Wharf, daungan ng Davao. Ang Port of Davao ay isang natural cum artificial na daungan sa Pilipinas na pinamamahalaan ng PPA at ng Davao Port Management Office. Pangunahing pinangangasiwaan nito ang mga pagpapadala ng containerized at bulk cargo mula sa nakapaligid na industriya ng pag-export ng hilaw na materyales. Mayroon din itong lokal na trapiko ng pasahero na dumadaan sa iba't ibang isla.
Isa ito sa pinakaabalang international container port sa mga probinsya ng Mindanao at Visayas. Ang taunang statistics ng Davao Port noong 2013 ay nakatanggap ng 25,337 ship calls, humawak ng container volume na 544,000 TEUs, humawak ng cargo tonnage na 9.8 milyong tonelada at nakatanggap ng 1.6 milyong pasahero. Lima, Cagayan de Oro Port o Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ito ay inuri bilang isang medium-sized na artificial harbor na may lalim na anchorage na 18 metro. Bagamat isa ito sa mas maliliit na daungan sa Pilipinas, ipinagmamalaki nito ang mga modernong kagamitan kasama ang 4 na gantry crane. Ang Cagayan de Oro Port Zone ay may kabuuang lawak na 364 na ektarya na binubuo ng isang lupain na humigit kumulang 28 ektarya at dagat na 336 na ektarya. Ito ay isa sa pinakaabalang daungan ng pamahalaan sa Hilagang Mindanao sa mga tuntunin ng cargo. Tinaguri ang din itong Global Gateway to Mindanao. Apat, Subic Port. Ang Subic Bay Port at Freeport Zone ay ilan sa pinakamalaking komersyal na daungan sa Pilipinas. Ito ang dating base para sa hukbong dagat ng Estados Unidos at pagkatapos ay ginawa itong isang mataong at makulay na daungan sa Luzon. Ito ay pinamamahalaan ng Subic Bay Metropolitan Authority na nagpapatakbo ng 25 berths. Ang average na lalim ng anchorage ay 13.7 metro. Bilang isa sa mga pinakaabalang daungan sa bansa, ito ay nilagyan upang mahawakan ang maximum na kapasidad na 600,000 TEUs. Tatlo, Cebu Port, Pantalan sa Subo. Ang Port of Cebu ay ang pinakamalaking domestic port sa Pilipinas at isa sa pinakamalaking international port sa bansa. Ito ay inuri bilang isang artificial harbor at pinamamahalaan ng Cebu Port Authority. Pangunahing sinisilbihan nito ang mga nakapaligid na rehiyon ng Visayas at Mindanao. Ang domestic port ay sumasaklaw sa 21 ektarya at nahahati pa sa 3 terminal ng pasahero, 2 terminal ng ferry para sa mga ferry ng Cebu Mactan, at humigit kumulang 4 na kilometro ng puwang para sa mga cargo ship. Ang international port ay sumasaklaw sa 14 ektarya at nahahati sa isang bulk handling terminal at 0.5 kilometro ng container at cargo ship. Dalawa, International Port of Batangas. Ang Batangas Pier o International Port ay matatagpuan sa Barangay Santa Clara at ito ang pangalawang pinakamalaking daungan sa Pilipinas. Sumasaklaw sa isang lugar na 150 ektarya, ito ay isang daungan na pangunahing nagseserbisyo sa mga barkong pampasaherong at kargamento. Ang Batangas Container Terminal ay pinamamahalaan ng Asian Terminals at pinangangasiwaan ang kalakalan sa mga industriya ng Pilipinas sa South Luzon. Ito ay may mas mababang taripa kaysa karatig na Port Manila na umaakit sa dayuhang pamumuhunan at naghihikayat sa mga shipping lines na ilipat ang kanilang operasyon sa Batangas. Isa, Manila Port, Pantalan ng Maynila. Ang Port of Manila ay ang pinakamalaking daungan sa Pilipinas na nakakaranas din ng pinakabising daungan sa bansa. Ito ay pinamamahalaan ng Philippine Ports Authority. Ang mga daungan ay nahahati sa 3 pangunahing rehiyon, ang North Harbor, South Harbor, at ang Manila International Container Terminal. Ang Manila Port ay inuri bilang isang natural cum artificial na daungan na sumasaklaw sa 137.5 ektarya. Ang Manila Port ay may taunang footfall na 72 milyong pasahero, isang container volume na higit sa 4.5 milyong TEU, at isang cargo tonnage na higit sa 75 milyong tonelada. Salamat, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe.